Paano na naman yung binili mo sa motor mo? Dumating na yung binili kong rear shocks from AV Moto Tuning, so let's go ahead and unbox it. Sa mga magbabalak palang bumili ng Race Power Shocks, nilagay ko na dyan yung screenshot ng Shopee page nila. First impression ko is ang laki ng box and napaka-premium ng design ng box nila. Yung mga basic details about the shocks, indicated din siya sa box. Pang Honda PCX 160 pala itong binili ko because they have the same height ng shocks ng like 150, which is 365mm. Inside the box, makikita mo na napaka-secured ng packaging nila and makikita mo rin yung mga tag, which is naka-indicate yung Race Power is made in Thailand. And I bought this for 7,500 pesos. Pinili ko pala yung may baso para fully adjustable yung shocks. And pinili ko rin yung color na yellow para mag-stand out siya sa motor. May kasama din siyang extra springs for heavier load. So pwede mo i-adjust yung preload. Adjustable din yung compression. And adjustable din yung rebound. Stock ng PCX 160 yung gamit ko, kaya excited na akong ipakabit itong Race Power Shocks. Medyo natagalan lang kami magbaklas ng fairings kasi sinigurado ni boss na wala siyang masisira ng mga clips. So, after 20 to 30 minutes, natanggal na rin yung fairings, and the good thing about like 150 is pwede siyang mabaklas ng isang buo. Sa part na to, nag-test fit si boss dito para alam niya kung saan tatama yung shocks and saan siya magbubutas. Kailangan talagang magbutas sa bandang kapalodo kasi nga tumatama yung ibabaw ng compression or yung baso, and at the same time para ma-adjust mo yung compression. Pinalakihan ko rin pala yung butas sa ibabaw para madali ko maipasok yung daliri ko at ma-adjust yung compression. Nakabit na rin pala dito yung sa left side na shocks. And ang ganda talaga niya tignan sa Kimco Like 150i.
dito pala ako sa All Motorbike Center, located at Valley 1 Parañaque, nagpakabit nung base power shocks. Binabalik na ni Boss DT yung fairings, and siguro yung estimated time na natapos kami sa pagkakabit ng race power shocks is about 1.5 hour. So not bad naman, hindi naman siya ganun katagal.